nasa second floor tayo. Nakatayo ngayon. So, ito yung stairs. So, ito as is na to. Pagka-turnover kasi ganito na. So, wala na silang ginawa. Wala na silang binago. So, ganito exactly yung hagdan nyo kapag turnover. So, nakatalas na lang po yung sa baba kasi improved unit na to. So, ito yung ating model unit. So, since nasa taas tayo, tignan natin. So, ang ginawa nila from the stairs, meron silang ginawang study area. So, malawak po yan. Actually, pwedeng itong space na to, pwedeng gawin siyang ano. Kasi napaka-spacious, oh. Nakita niyo ako, nasa sa mirror ako. Pwede mo siyang gawing another room. So, kasi pwede to hanggang tatlo. So, as of now kasi, ang existing na design is ginawang dalawa para magiging medyo malawak or maluwag. Ayan. So, meron pa siyang another table dito, study table, kasi uso na working ngayon, di ba? So, ginawa nila ng double deck, ayan. So, merong higaan sa taas, meron din dito sa baba. So, maganda pang kids na room ganito. Tapos, ayan, kung nakita nyo, very spacious pa rin, medyo makakakilos-kilos ka pa din. Although, meron ka ng cabinets, meron ka ng mahabang working table. Tapos, ayan. Naka-vinyl tiles po dito sa taas. Pwede nyong gayahin ng ganitong design. So, ito naman po yung ating master's bedroom. So, queen size po yung nakalagay. Napansin nyo, malawak po siya. Ayan. Very spacious. Makakakilos talaga kayo. And then, meron silang cabinets na nilagay dito. So, ayan po. Bookshelves. Tapos may mga cabinets. So, pwede nyo pong gawing ganito yung bahay ninyo. So, ito yung closets niya. So, babain natin para ipakita ko sa inyo yung pinaka first floor. Kung paano nila in-improve, paano nila in-design itong modern unit ng Ibiza Townhouse. So, ito po yung stairs. Tapos, pagbaba mo, ilagay sila ng mga blinds dito. Tapos, mayroon pang sofa. So, ito na yung living area mo. And then, pwede kang... Kasi malawak pa. After, yung sa ilalim ng stairs kasi malawak pa. So, pwede nyo siyang i-maximize. So, pwede nyo siyang dito na ilagay yung inyong... Tawag nyo ito. Yung mga television. Or pwede kayong maglagay ng side table. So, ayan. Kaya napansin nyo na very spacious po yung pagka-design niya. Relax. And then, ito na po yung dining table mo. So, dito na po banda. And then... Dito na yung kitchen. Although, meron pa kasing extra space yan sa likod. So, pwedeng, yung, imbis na itong kitchen na to, para mas malawak po itong dining mo and living area mo, para maging mas mas malawak pa, mas magandang doon yun na ilabas yung pinaka kitchen. Kasi meron na siyang existing dito. And nakabakod na. So, your area, yung space mo is from here. So, you have 2 meters po sa likod. Ganyan. So, mataas po yung bahay mo. Itong area na to is your future expansion. So, pwede mo siyang another bedroom. So, pwede mo siyang taasan. Di ba nasa taas ka? Pwede mong expand yung room mo hanggang magkaroon ka ng another space. So, ito na yung pwede mong gawing kitchen dito sa baba. So, nasa sa inyo na po yun. Kasi gaya ng design po, existing na ginawa. Ganito siya. Nasa loob yung kitchen. Kasi wala na silang binago. So, ayan. Isara ko muna. And so, naman, in our right side pala, dito yung ating toilet and bath. So, upon turnover po is, ito kasi is improved unit again. So, kapag tinurnover siya, is naka-tiles na po yan hanggang kilikili. Kulay white po na tiles. And then, ang gusto ko dito, kasi napakalawak po ng CR. So, pagka-turnover, may ganyan na siya. Ito, meron na yan. Tapos, naka-tiles po yan. So, yung design lang ang wala na ito. Tapos, meron kang shower. So, pagka-turnover din naman, may kasama na siyang shower head. Tapos, kaya ang lawak. Sobrang nakakakilos ka. Pwede kang mag-stay sa CR. Kasi may mga tao, promise, may mga taong nagsistay sa CR na mas gusto nilang magtaga, ganun. So, ito na po yan. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung tsura sa labas mismo.
So, ito na yung actual turnover ng ating 44 square meter regular townhouse. So, currently nandito tayo sa Ibiza townhouse. So, ito na yung actual turnover. So, bare type po upon turnover. As you see, hindi pa po lumatan. So, ganito lang po ka. So, ang pinaka, ang kagandahan na sa kanya kasi, parang pipituraan ko na lang siya diretso and then tiles. Kasi, 5 minutes na po yan. And then, meron kayong extra space po sa likod. About 2 meters. So, pwede niyo kasi i-extend dyan. Dyan mo na igawa ng kitchen mo. And then, nagbibidyo ba yun? Ay, oo. Tapos, ayan, meron ng lababo sa labas. May extra space dyan. And then, dito sa baba, meron na tayong toilet and bath. So, ang kagandahan sa kanya, very spacious po. Kung napansin nyo, ayan o. Ang lawak niya. Tapos, nakatas na hanggang sa kilikili. Ayan. So, may kasama na po siyang shower. So, akitin naman po natin yung taas. So, ipakita mo na yun dito. Pakita mo yung buong baba. So, ayan. Napaka-spacious. Pwede mong gamitin itong area na ito. Yung ilang gilid na ito, pwede rin siyang gagamitin. And then, ito naman po yung seated floor. So, pag turnover, kung napansin nyo, wooden po yung ating ating hagdan, yung stairs natin. So, pagaganda nyo na lang siya. So, dito sa taas ko, pwede mo siyang gawing 3 bedrooms. So, pinakita ko sa inyo kanina yung wooden unit natin. So, 2 bedrooms yun, and then meron siyang extra space dyan sa may hagdan, which is yun po yung study area. So, ito na po yun. Tapos yung ceiling po natin, upon turnover. So, ayan. Upon turnover po, ganyan po yung ceiling natin. So, high ceiling po yan. Kayo na po ang maglalagay ng kisame dyan. So, may mga abang na po yan, mga wiring devices. Message lang po ako. So, ito po yung name ko sa FB, Nimpa L. Tango.